Hindi pa ba nagla-landfall ang bagyong Marce, unti-unti nang nararamdaman ang malakas na hangin at pag-ulan sa Cagayan at Calayan Island. Maagang nagkansela ng klase at pasok sa mga trabaho sa lalawigan at agaran ding ikinasa ang mga quick response team sa mga naturang lugar. Si Eileen Barrera sa balitang yan. Malakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan ang nararanasan ngayon dito sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan at sa isla ng Calayan. Maga naman nag-anunsyo ang mga otoridad na walang pasok sa mga nasa preschool at grade 12 at ALS sa iba't ibang bayan na apektado ng bagyo sa pribado man o pampublikong paaralan. Sa ngayon, nananatili namang nakataas ang gale warning sa baybayin ng Cagayan dahil delikado sa publiko na maglayag o pumalaot. Tulong-tulong naman ang mga mangingisda sa Tagat, Lagun, Claveria, Cagayan na may tabi ang kanilang mga bangka. Ang mga kababayan na rin na nasa evacuation center ng Palawi Island sa Santa Ana, Cagayan. Inabisuan ng mga residente sa mga barangay na madalas binabaha na maghanda at mag-ingat dahil sa inaasahang malakas sa pag-ulan, magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat at lumikas agad sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Manatiling updated sa mga ulat ng panahon at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal ng pamahalaan para sa karagdagang impormasyon. Dito po sa bayan ng Claveria ay marami po kaming mga paghahanda para sa impending threat ng bagyong si Marce. Kahapon po ay as disaster management protocol po, nag-conduct na po kami ng pre-disaster risk assessment, PIDRA meeting, and preparedness measures. Nag-meeting na po ang MDR Management, Municipal Disaster Reduction Management Council ng Bayan ng Claveria upang mapagtuunan ng pansin kung ano yung mga dapat na ihahanda bago ang pagdating ng bagyong Marce. Mula dito sa Cagayan, Eileen Barrera para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.